Hello, good day mga nyors. It's me again. Andito kami ngayon sa Annelise Integrated Farm at ang ginagawa natin ngayon ay kasalukuyan tayong gumagawa ng traditional way of transplanting na tinatawag nating mano-mano sa ating local dialect. But before that, kung bago ka pa lang sa aming channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe and hit the notification bell para magiging updated kayo sa mga videos namin. Shoutout nga pala sa Ringhai Community, Top Creamy, Manufacturing Corporation at sa Annelise Integrated Farm. So ipapakita namin sa inyo ngayong araw mga nyors kung paano ang traditional way of transplanting rice, which is gumagamit tayo ng seed bed method, pero mano-mano pa rin ang pagtanim. Kaya ang purpose po nito kung bakit hinuhugasan natin para madali siya madali maitanom. Ano no? Maitanom. Yung mga artista na ng mga kaupod ko. Makita ninyo sa YouTube channel. Shoutout nga pala sa mga OFW namin, mga subscriber dyan. Shub TV from Toronto, Canada. Ito po ay nakadikit-dikit po ito siya kasi ang ginawa po nating seedbed preparation ay gumamit po tayo ng plastic. Kaya ang dahilan kung bakit hinuhugasan namin ito para madali siya ma-separate at madali maitanim. Ito na yung land prep. Sa standard po, ang sabi nila ang pagitan o distansya po nito per hill ay 20 cm, pero depende naman po yan sa variety. Kung inbred lang naman at hindi naman hybrid. Pero dito, since magagaling na yung tagatanim natin, estimate na nila yung proper distancing kapag nagtatransplant tayo. Kapag mayroon tayo tinatawag na huling pagpino, kailangan natin gagamitan ng labay o pang flat ng lupa para madali ito siyang para madali mag-transplant. Aray, expert ako, dasig-dasig. Dalawang uri po ng pagpunla yung ginagawa dito sa amin. Una po yung dito lang sa palayan, pinupunla. Ang tawag dito sa aming local dialect ay bunton, at mayroon namang tinatawag ngayon na seed bed preparation sa mga plastic na container o may plastic tayong binibili para lagyan ng pangpunla. Oo.
Yan yung ginagawa nating pang plot sa ating ano, yun yung last land prep sa ating palayan. Pagkatapos bago natin, bago tayo mag-transplant. Ang kagandahan po sa transplanting compare sa direct seeded seeding method, ito po siya ay madaling, maraming suhi ang palay at 30 to 40% po yung taas ng ani ang yield na pwede makuha compare sa direct seeding method. Kaya nung unang panahon, nung wala pa yung mga mechanical transplanter, yung mga right-end transplanter, ang ginagawa talaga natin ay itong ano, traditional way of transplanting o tinatawag nating mano-mano sa ating local dialect dito sa Masbate.